Mahigit anim na dekada na ang lumipas simula nang lumaya ang Pilipinas sa Amerika, pero mula sa ating pananamit, sa musikang pinakikinggan at pagkain tinatangkilik, tila Americanized pa rin daw ang kulturang Pilipino. Kaya ang tanong, malaya nga ba tayong talaga sa Amerika? Si Marisol Abdurrahman on assignment. Si Nortubong Pampanga, sa mahigit dalawang dekada niyang paniniraan sa Amerika, hindi pa rin daw siya nakakalimot bumalik sa kanyang pinanggalingan. When you come over here, you feel like a queen because everybody's tending to you, you know. Everybody's, oh, you know, like over here, I really feel good. There's really no place like home. Isa si Nor sa 4 milyong Pilipinong naninirahan ngayon sa Amerika. Minsan nakipagsapalaran at tuluyan nakasilip doon na magandang kinabukasan. Kasama ang kanyang anak na si Cassie, nagbalik siya ng Pilipinas para mamahagi raw sa kanyang mga kababayan na mga biyayang natamasa niya mula sa pangingibang bayan. What do I do is we do medical missions for the church to give back to the people who aren't as lucky as us. We go visit family that we haven't seen in a while and some old friends. Marami tayong mga kababayan na tulad ni Nor, minsan nangarap at nagkaroon ng magandang buhay sa tinaguroang land of opportunity. Pero hindi na raw kailangan mag-ibang bayan pa para lang maranasan ang ikangay American Dream. Ayon sa ilang eksperto, kung masusi raw na pagmamasdan at susuriin, ang Pilipinas tila extension daw ng Amerika mula pananamit, musika, pelikula at kung ano-ano pa, marami sa mga Pilipino Americanized sa kilos at gawa. Parang hindi pa talagang mature ang ating kamalayan bilang isang malayang republika. Sa pagsunod sa uso at tila pakikiayon na rin natin sa globalization, maraming araw sa mga Pinoy, tuloy ang pagtangkilik sa mga American franchise. Sa kainang ito halimbawa sa Quezon City, pagpasok pa lang, sasalubungin ka na ng mga larawan, musika, imahe at sari-saring mga bagay na may kinalaman sa Hollywood. Ang kanilang tema, Amerika. At para raw mas kumpleto ang iyong American experience, may katerno ito siyempre ang American food. Gusto namin bigyan ng importansya yung partnership namin sa US. Dito lang sa Pilipinas, kasi hindi natin maiwasan na talagang pag Pilipina, hinahanap nila yung rice. So nag-add kami ng rice meals para to cater to all. Matapos ang mahigit 300 taong pananakop ng mga Kastila, mga kanon naman ang sunod na sumakop sa atin. Ang mahigit 4 na dekadang kolonyalismong ito, may pabaon din mga impluensyang tumatak sa karamihan nating mga kababayan. Ikunento ng American director na si John Sayles na siya raw mismo natuklasan niya ang malaking impluensya ng mga Kano nang minsang gumawa siya ng pelikula sa ating bansa. Shooting in Bohol and doing our post-production here in Manila, every place that has a karaoke machine, mostly what you're hearing is old American songs. Occasionally it'll be a Filipino hit, but you know, 9 out of 10 times it's something from the 50s, 60s, 70s, 80s, whatever, from you know, the backlog of American music. Totoong hindi maisasantabi ang napakaraming kontribusyon sa atin ng mga Amerikano sa iba't ibang larangan. Yung public school education, ang nangyari dyan, pumasok na rin pati yung American influences sa cinema, sa culture, sa ekonomiya, at maging sa politika. Pero higit sa mga bagong sistema at kulturang kanilang ipinamana, huwag sana nating kalimutan na ang ating bansa, ng sarili na, at tuluyan ng lumaya. That Pilipino tayo, hindi tayo Amerikano, kailan natin bigyan ng halagang ating sariling pamana. Marisol Abdurrahman, GMA News.